Magandang araw po. Ang topic natin tungkol sa inyong pagreregla. Bisita po natin isang napakagaling na OBGYN, si Dr. Ryan R.B. Bueno Gusilatar. Sasagutin niya ang mga problema ng kababaihan pagdating sa regla. Yes, Dr. Ryan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po kay Doc Willie at kay Doc Liza sa pag-invite po sa akin dito sa live na ito. Alam naman po natin na yung advocacy nila para mag-share ng information sa mga Pilipino. Yes, number one problema ng kababaihan kapag nag-start na ng menses, ayun, nagugulo na. Marami bang lumalapit sa mga OBGYN at a young age na talagang nagloloko na yung kanilang regla, mahahaba or kaya naman malakas ang pagregla? Tama po kayo, Doc Liza. Isa po yun sa mga karaniwang gynecologic concern o yung pag-check up nila sa mga OB is yung pagloloko po ng regla nila at kung gaano kakonte at kung gaano kalakas yung pagreregla po nila. No? So, isa po to sa mga common concerns po ng mga kababaihan ngayon. Okay. Pagdating muna dun sa mga bago mag-20s, kasi yung mga nanay, Dok, bakit ang haba-haba, ang tagal, bago reglahin yung anak ko? Yung pala, teenager pa lang. Opo. Ano ba ang dapat isaalang-alang ng mga nanay kapag bata pa yung anak nila? Kapag bata pa po yung anak po nila, karaniwan po nito, tinitingnan din po natin yung pag-grow ng mga secondary sexual characteristic katulad ng breast at saka po ng mga pubic ng mga hair sa katawan. So usually po mga 2 to 4 years from the time na nagsimula itong umusbong, dapat po nagkakaroon na ng mga senyales na rereglahin po ang isang bata. Kung hindi pa po siya nireregla at hindi pa ganun ka well-developed ang kanilang mga secondary characteristics, ito po ay iniimbestigahan na. So at tinitingnan na po, depende sa presentation po ng kanilang mga anak. So dapat po bago sila mag-13, at least naregla na sila? Dapat meron 13, na. 13, 14, mga ganun meron po na. Tapos sasabihin na po, bakit ang tagal? Siyempre, hindi pa naman regular habang bata sila. So kailan ito medyo more regular na? Yung talagang every 30 days, 40 days? Usually po, Doc Liza, mga 2 years after nung menarche nila, yung unang instance nagkaroon sila ng regla, nagiging regular na po ito. So may mga ilang mga kabataan na nagregla sila, 11, 12, and then after that, mga 1 to 2 years, saka nagiging regular. No? So, ganun po yung kadaniwang pattern. Pero yung mga, ito po, yung binabantayan kung hindi tumutuloy after mga 1 to 2 years from the time na nag-menarch po sila. Okay. Oo. Pag ba nag-aaral, stress, or nagre-review, magbo-board exam, may epekto ba to sa hindi nila pagregla? Or baka thyroid problem. So, yung iba naman, ang daming mga acne, pimples, hindi na rin nireregla. So, nasasabi natin, minsan maaga rin nasasabi may PCOS na daw sila. Okay. So, ano ba yung pwede nating sabihin dun sa mga students na worried na bakit hindi sila nireregla, laging delayed? Tsaka yung mga nanay. Mas worried yung nanay. Oo nga po eh. Actually, pag pupunta sa amin, pag may problema usually yung isang bata sa pagregla, yung nanay na po, yung kasama. So, malaking factor po yung stress at yung tamang pagkain, yung nutrition po, sa pagkakaroon din ng regla ng isang babae. No? So, kailangan mamanage po yung stress, tamang pagtulog, tamang management ng stress, at healthy po yung mga kinakain. Dapat nasa maayos po na timbang. Tinitingnan din po natin yung family history kung prone po sa mga metabolic disorders katulad ng diabetes at high blood ang isang bata. Kasi po tama po kayo, Doc Liza, ngayon. Sinasabi dati na ang PCOS is usually sa mga nasa 20s, doon lang po siya. Pero ngayon po, mas maaga na po siya nangyayari. No? So, mas maganda po talaga na naiimbestigahan kung prone po yung mga kabataan dito. Isa po sa mga nabanggit nyo rin po is yung mga thyroid problems, thyroid disorder. So, maaari rin po itong maging dahilan kung bakit nagloloko po ang regla ng isang tao. And sa bata po. Pero hindi po siya ganun ka-common. Usually, it's yung part ng brain na immature pa para ayusin yung regla ng isang babae. Yun pa po, nag-grow pa po siya. So, we can take time to monitor
from the time na nag-develop yung mga secondary sexual characteristics, pero up to a certain time. But we check po, syempre, tulad po nang nasabi nyo, yung stress nila, yung pagkain nila, yung timbang nila, yung tangkad po nila. Very important po yun. So, i-monitor po natin, obserbahan yung ating mga anak, at ire-report niyo po yan sa inyong mga OBGYN. Pagdating naman, Dr. Ryan, sa mga 20s to 30s, so yan, working age na sila, mas problema ba nila yung hindi pagregla o sobrang lakas naman ng regla? Pareho po, Dok. Nasa 50-50 po at that age. Marami na po kasing nangyayari sa isang babae by the time na nagiging 20 to 30. Yung iba pong mga kababaihan, gumagamit sila ng mga pills. Mm-hmm. So, even yung paggamit po ng pills can have an effect sa pattern at dami ng pagreregla. Siyempre, at that age din po, nag-iiba na rin yung timbang. Malaki ang epekto ng nutrisyon, lalong-lalo na po bumibigat o dumadami yung fat percentage ng katawan sa hormonal regulation o na makakaapekto sa regular na pagreregla. No? So, pati po yun, nakakaapekto na. And at the same time po, merong mga bukol sa matres, katulad ng myoma, ng polyp, na lumalabas na rin po at this age group. So, ito pong mga kondisyon na ito, pwede rin pong maging dahilan ng malakas na pagreregla. Okay. Pagdating naman, Dr. Ryan, 40s, ito napapansin nila, kailan na ba hihinto yung regla? O yung iba nagtataka, bakit sobrang lakas ng regla? Dapat bang maalarma yung mga 40s and 50s na ang lakas-lakas ng regla at lalo ba silang dapat mag-consult sa kanilang mga OBGYN? Opo, tama po kayo, Doc Liza. Usually po ang mga 40s and above, ang concern na po nila is yung usually lumalakas na yung o nagiging abnormal po yung pattern ng pagreregla. Depende po ito, minsan may mga kababaihan, depende ito sa edad ng nanay nila kung kailan nagmenopause. So may mga early po na nagmenopause. So maaga po talagang nagkakaroon ng problema na sa hormones na nagiging dahilan kung bakit nagiging irregular yung pagreregla. At the same time, ito rin po yung mga population o yung mga kababaihan na meron ng mga bukol sa matres. Katulad ng, yun nga po, myoma, mga polyp, naglalabasan na rin po yan na pwedeng dahilan ng pagreregla. Meron din pong ibang mga bukol na ayaw naman sana natin mangyari, katulad ng cancer, no po, endometrial and cervical cancer, na pwedeng maging dahilan ng abnormal po na pagreregla. Yes. Ano po ba yung sintomas para alerto lang sila kung merong endometrial cancer dahil ngayon nangyari kila Sherry Hill o kaya yung pinaka more common cervical cancer na dapat maagapan ng maaga? Okay po. So, ang cervical cancer ay cancer doon sa cervix o yung sa sipit-sipitan. Ito yung sa kwelyo ng matres. Mm-hmm. 95% pataas na kukuha ito sa HPV strain or yung human papilloma virus o yung strain ng kulugo na pwedeng mag-cause ng cervical cancer na napapalipat-lipat kapag nakikipagtalik. So very early on pa lang, usually mga nasa 25 years old, kapag sexually active po, at sana naman hindi madami yung partners, dapat regular na nagpapa-pap smear. Mm-hmm. Screening test po ito para sa cervical cancer. Unfortunately naman po para sa endometrial cancer, wala po kasi talagang screening test dito. Mm-hmm. So nakukuha lang talaga namin ito kapag naglolo ko na yung regla. Pero makakatulong ang family history ng endometrial cancer pati ng mga metabolic disorders katulad ng diabetes para makita kung sino rin po yung mas prone na magkaroon dito. Pero karaniwan po ito, dapat maimbestigahan. Kapag nagbago ang pagreregla, mas lumakas po siya, more than the normal, mas humaba ang length ng pagreregla nyo. No? So kung halimbawa, kung dati, nasa 3 to 5 days, pero tumatagal na ito ng 7 to 8 days and sometimes weeks po, o di kaya naman, lumalakas yung inyong pagreregla. Kung dati, mga nasa 2 to 3 pads kayo, pero ngayon, nagda-diaper na kayo 2 to 3 times per day, dapat po, hindi na pinapagpabukas yon, dapat po, nagpapacheck up na sa OBGYN para po malaman kung kayo, kung ano ba yung dahilan kung bakit nagreregla po ng malakas. Itong mga malakas na pagregla, hindi lang ito
after, o kaya yung may mga spotting or pagdurugo, hindi lang after pagtatalik. Basta opo, kahit hindi nagtalik, mapapansin, opo, bakit dinudugo? Opo. Ito ba, pag sinabing malakas na pagreregla, sabi mo nga, kailangan na silang mag-diapers, buo-buo ba? May kulay ba? May amoy ba? May nakita ko, Doc, Doc Lisa, sa isang TikTok na tinitingnan yung sapad, mm-hmm, na iba-ibang kulay. Pero sa totoo po, walang kulay yan. Mm-hmm. Sinasabi nila, old blood kapag mas dark. Mm-hmm. Old blood po yun, pero for the fact na meron kayong ganun at patuloy na lumalabas, ibig sabihin may problema. Mm-hmm. So kahit malabnaw po yan, medyo pink, pero malakas po ang inyong pagreregla, kailangan pa rin imbestigahan. Kung red na red naman, tapos marami rin sila, may blood clots, kailangan pa rin pong imbestigahan. So regardless kung anong kulay ng regla ninyo, kung anong kulay ng pagdudugo, pink, brown, red, kapag malakas po yan at kakaiba, mas maganda pong imbestigahan. Okay. Ang ovarian cancer ba, minsan pwede rin magdugo? May mga instances po ng mga ovarian cancer, depende po sa type, mm-hmm, na pwedeng mag-produce ng abnormal po na pagdudugo. Okay. So, dun sa mga, pag po nagpipills, talaga bang hihinto ang kanilang regla or dapat dumadating? Depende po yun, Doc, Lisa, sa kung paano iniinom yung pills at kung ano yung type ng kung ano yung type ng pills na iniinom. Meron po kasi tayong dalawang general type, no? Mm-hmm. Yung combined, yung may estrogen at progesterone, mm-hmm, at saka yung progesterone only na binibigay namin sa mga nagpapa-breastfeed. Mm-hmm. So karaniwan, majority ng umiinom is ng pills is yung combined. Mm-hmm. Kapag depende pa po yun sa kung regular silang umiinom ng pills at kung ano yung type ng combined nila. Pero po, kung iinom sila ng 28-day pill, meron ito usually 7 days na placebo. Ito yung time na nagre-regla sila, pero mas konti. Mm, opo, mas konti po yung pagre-regla nila. Pati sa implant? Sa implant naman po, Doc, ito po ay progestin, mm-hmm, implant po. So para po siyang type, isang type lang po ng hormone. Hindi po sila usually nire-regla. Mm. Kung magkakaroon man po ng pagdudugo, ito po yung mga unscheduled na pagdudugo, which is normal na side effect. Kung hindi naman siya malakas, katulad ng kanilang regla, pwede naman itong obserbahan lang hanggang matapos yung duration ng implant na 3 years. Okay. Pag ligate at saka IUD, dapat naman nire-regla sila? Opo. Kapag po kayo ay naligate at nag-insert ng IUD, dapat po nire-regla pa rin po kayo buwan-buwan. Okay. So, last question, Doktora. So, ano ba yung normal para alam nila na hindi na pala normal yung kanila? So, more or less lang, ano yung idea ng pagiging normal na regla? Okay po. So, karaniwan po, ang regla po ng kababaihan ay dapat mga nasa 7 days. Mm-hmm. So, kung yung haba. Yung haba po. So, kung tumatagal po ng more than 7 days ang pagre-regla, maabot kayo ng 1-2 linggo. At depende pa po sa quantity, dapat po iniimbestigahan na po yun. Kasi kung hindi naman ganun yung pattern nyo dati, so that's number one. Number two, yung dami po ng pagre-regla. So dati, kung halimbawa, 2-3 pads per day kayo, pero nagda-diaper na kayo, at merong buo-buong dugo na lumalabas sa inyo, dapat po iniimbestigahan na po yun. Nagpapa-check up na po kayo. Huwag nyo nang paabutin na magkakaroon kayo ng anemia o bumababa yung hemoglobin sa dugo at nakaka-experience na ng simptomas katulad ng pagkahilo, panglalata, pagkahina, huwag nyo na pong paabutin doon. Okay, so maraming salamat na enlightened tayo ni Dr. Ryan R.B. Bueno Gusilatar pagdating sa inyong regla kasi yan talaga ang concern ng lahat ng kababaihan. Salamat po. Salamat po.